Good morning, Sabal Care. Magandang umaga sa inyong lahat. Maray na aldaw sa Indogabos. Maray na aga. At eto nga, update sa ating mga alagang sisiw. By the way, kayo ba ay nakapagkape na? Nakapag-almusal na? Oras natin na yun. Time check, 7:45 in the morning. At October 10, 2024. Bali, pang walong araw ng ating mga sisiw. And, eto na. Ang gaganda ng tingnan, no? Ang lalaki na nila. Ayan. At masigla ang ating mga manok. Mukhang fully recovered na sila lahat. Dahil tayo ay hindi pa gaano makamubundo sa ating 7 pieces na mortality. Pero sana hindi na madagdagan. Ito ay 93 heads ng broiler, 45 days. Ayan o, mga ka-abroad, mga ka-abroad. Ayan. Mga busog yan, kaya ganyan, nakahilata. Ayan. Iba ay, ayan, nagtatry lumipad. Pinapalakas yung kanilang mga pakpak. At kita nyo naman, yung ating mga sisiw ay nawawala na yung kanilang yung pagkasisiw na balahibo, yung kulay dilaw. Medyo nagiging ano na sila, dirty white na sila. At saka may halo pala itong yung talagang puting-puti ayun, no? Yung nasa may dulo doon, sa may malapit sa haligi. Puting-puti siya talaga. Hindi siya dirty white, hindi siya dilaw. Puti talaga, purong puti. At ito nga, tuloy pa rin ang kanilang pagkain, araw at gabi. Patukan natin ay Integra 2000. Simula nung mag 6 days old, ay ano na, nagpalit na tayo ng patukan. Dati ay Integra 1000, ngayon ay Integra 2000. Ngayon, titingnan natin kung hanggang kailan tayo magpapatukan ng Integra 2000, kung magpapalit pa ba tayo, na ating sasangguni yan sa ating mga kakilala, sa mga nag-aalaga din na bihasang-bihasa na sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng manok. And hopefully, yun nga tulad na nasabi ko, bagamat noong unang apat na araw, yung pala yung pinaka mahirap din, yung unang apat na araw. First time natin siguro, kaya ganun na naging mortality rate, medyo mataas. 7 out of 103 heads, medyo mataas. Pero siguro talagang vulnerable sila sa unang apat na araw. So next batch, titingnan natin kung ganun pa rin ang mangyayari. Pero sana naman na may natutunan na tayo sa unang batch na ito. So yung mga alam nating medyo mali na ating nagawa ay hindi na natin uulitin. Ayan. Dapat pala pag medyo mainit na, ay bubuksan na natin na lahat itong ating mga panel. Ito ating mga tabing. Itong ating luna. Nang sa gayon ay magtuloy-tuloy yung medyo malamig na klima hanggang hapon. Kasi pagka tanghali na natin tinanggal ay medyo matindi na yung init ng yero. At saka yung mga yero pala natin yan ay ating lalagyan ng tapal. Mukhang malalaki yung butas talaga. Lampasan yung ulan. Ito kasi yung mga yerong ito ay pangatlong recycle na ito. Pangatlong pagkabubong na ito, kaya ganyan na yung kalalaki yung mga butas. Pero ito yung matitibay na yero, makakapal yung mga sinauna. Ayan. So, pinatay na rin natin ang ilaw. Pinapatay na natin tuwing umaga para hindi na uminit yung kulungan. Kasi makakadagdag init pa rin yan. Ngayon sa mga panahon ito, hindi na nila kailangan ng masyadong init
normal temperature lang kailangan nila kasi medyo nga medyo malalaki na sila at magkakaroon na sila ng mga pakpak. Ayan. So kung noong maliliit pa sila ay nagsisiksikan lagi, ngayon ay hindi na gaano. Kahit umaga, kahit malamig ang panahon. Malamig nga pala ang panahon ngayon pag umaga. Dahil sa umiiral na hanging amihan, tapos na po yung ating habagat. So, expected natin na tuwing umaga ay malamig na ang siyumin ng panahon. Bagamat sa parting katanghalian ay sobrang init pa rin. So, yan lang muna mga kabrod, mga kagsabrod, ang ating update sa mga oras na ito sa ating alagang mga sisiw. So, see you on the next. Salamat sa panonood. Bye-bye.